Hey guys, it's time for a new video. It's the story video, so let's get to it. Just like I said from the intro, magbibigay ako ng story again. And ang story is about dun sa time na nabullied ako sa school. Tama po. Ako ay nabully. I was the product of a bully. And ito po itsura ko nung bata ako. Alam ko ang pangit ko. Pero kapan yun? Yun, nakita nyo po. Ganyan po ako ang itsura ko dati. Bago po nung aksidente. Joke lang. Pero, yun, nabully nga po ako nung bata ako. I think nasa grade 4 ako or grade 3 nung nabully ako. And, hindi kasi ako sanay sa mga ganun kasi lumaki po kasi ako na madami akong kaibigan, madami akong mga kaklose, mom ko. Yung as in na parang yung circle ng buhay ko is parang puro positive. Walang negative na nangyayari or walang actually kasi talagang sobrang saya ko nung lumalaki ako nung bata ako. Then dumating yung time na nabullied ako sa school na to the point na ayoko nang pumasok, sinatawad ako pumasok, umiiyak ako pagka malapit na ako sa school, to the point na alam niyo gusto mong awayin yung taong yun. Pero meron may sasabi sa isip mo na wag kasi masama yun. Kasi ang turo sa akin nung bata pa ako, wag ako makikipag-away, wag akong papatol, wag kong aawayin din pabalik. Pero yun, hindi ako lumalaban. So, yun. Kung itatanong nyo ko ng mga sinabi sa akin, mga bagay-bagay na masasakit na noon nung time na yun, is ang sabi nila sa akin ay, papoy daw ako. Alam ko naman, di ba? So yun, baboy daw po ako, kahit hindi naman, di ba? Di ba? Hindi naman ako baboy, di ba? Thank you, Snow! So yun na nga, sinabi nila po na baboy po ako, na yun po, na hindi daw po ako, may buntot daw po ako sa puwet. Wala sa mas, di ba? Pero, after nun, sinabi ko sa mama ko, or sa family ko na, may ganun sa akin kasi close kami ng lola ko and close kami ng actually close talaga ako dati sa family ko. Then after noon syempre ako po yung nag-iisang apo nung time na yon. So yung side ko sobrang galit na galit sila kasi sobrang bait ko daw po na bata, tapos ba't daw ako ginaganon. Sorry, dumigil po ako. After nun, parang mahigit 2 days po kung hindi pumasok kasi ayoko talaga kasi, alam nyo yun, parang feeling na may trauma ka kasi anytime mayroong mga away sa'yo or anytime, parang nasa isip ko na po na pagpasok ko, iiyak lang naman ako or may gaganon sa akin. Yun, after nun, hindi po muna ako pumasok kasi pag sinasabi nila na kailangan ko nang pumasok, umiiyak ako to the point na mapipilitan silang pumayag na huwag na muna ako pumasok kasi nga, yun, may nabuli nga sa akin, tapos yun. Then after nun, mga after 2 days, nireport ng grandma ko yung mga nambuli sa akin sa office, sa principal's office. Tapos yun, nagkaharap-harap kami na to the point na tinanong sila ba't nila ako inaaway or anything. Then, after nun, medyo umokay naman yung sitwasyon, nawala. Kasi nga, nakausap na sila ng principal. Pero, yun, lesson learned ko na talaga na pagka may nangaaway sa'yo or pagka may mga nagsasabi sa'yo na kung ano-ano, huwag ka nang lumaban, huwag ka nalang makipaglaban kasi mas magiging masahol ka pa sa kanila. Ang mabuting gawin mo is, punta sa teacher, sabihin mo sa teacher na inaaway ka, or ganun, sabihin mo sa family mo kasi
walang ibang tutulong sa'yo kundi ang teacher or ang family mo. Kasi, pagka hinayaan mo lang sa sarili mo, magagaya ka sa akin, kagaya ko na magkakaroon ako ng shutdown na hindi ako mapasok, or kasi yun nga, nangyari. Pero yun, lesson learned, dapat huwag kang makikinig sa sinasabi ng mga bully. Bully lang yan, naiingit lang yan sila sa'yo. Kasi meron kang sigurong bagay na meron ka na wala sila, or may mga bagay na naiingit, na insecure sila sa'yo kasi maganda yung mukha mo. Chak lang yun. Pero yun, siguro, yun na lang ang mga dapat mong gawin kung may mga nambubuli man sa'yo or ano. As long as wala ka namang nasasaktan ibang tao, huwag ka matakot na i-speak mo yung gusto mong sabihin, kasi walang masama kung magsasalita ka sa kung ano yung sarili mong opinion. Anyways, nasa free country naman tayo, so we have freedom of speech. So you can say what you want, as long as you can't hurt anybody. So yan, that's it para din sa story video ko. Please, mag-comment pa kayo kung ano pang gusto nyong malaman na gusto nyong gawan ko ng video kagaya ng mga ganito. So, please make sure to like and subscribe to my YouTube channel, Cyril Vlog. And I'll see you next in my next episode.